Good afternoon po sa bawat isa. Medyo malakas yung ating mic, no? So, sa mga kasama natin sa likod, okay lang po ba na maimbitahan ko kayo dito sa harap? Yan, kakaunti lang naman po tayo, no? Yan, punta po tayo dito. Yan. Yan, bilang isang pamilya, no? Hello po, Mami Virgie. Okay. So, tanong. Sa mga couples dito, single or married, sino dito yung nag-celebrate ng Valentine's last Friday? Can I see your hands? Ha? Huh? Saan? Yan. May yung nakatanggap ng chocolates and flowers, anything, love letters. Si Paolo may love letter eh. Anyone? Can I see your hands? Please raise. Yan. So medyo kaunti, no? Pero sa mga nag-celebrate, sa mga nag-celebrate po, sino? Yan. So, sa mga nag-celebrate, congrats. No? Sana all. Sana all nag-celebrate, no? Ako wala akong kadate. Hindi ako nag-celebrate ng Valentine's last Friday. Pero tonight, this afternoon, may papakilala ako sa inyong girl. A very special in my heart. Okay? Last time na nakita kami, talagang yung ngiti sa kanyang mga labi, yung tantalizing eyes, andun, no? Yung embrace niya, hindi ko makalimutan, no? And talagang, I treasure that time, and I talagang nabighani niya ang aking puso, no? Hindi ko pa to nabahagi sa Facebook, or hindi ko na-share to publicly, no? Kayo lang yung nakakaalam nito. And let me share to you, introduce to you, a very special woman in my life. She's my mom. Yan yung first birthday ko, 1996. No? And ang pangalan niya is Virgie. Yan. Ang pangalan niya ay Virgie. Okay? Maria Virginia. Okay? And year after that, sadly, iniwan niya kami. No? So, lumaki ako ng walang nanay. Hindi ko alam ano ba yung pagmamahal ng isang ina. No? Ang picture lang lagi na nakikita ko pagdating sa love is yung father's love. Kasi si Papa lang yung nakasama ko eh. No? And I hated her. No? Nagtanim mo ako ng galit. Bakit mo kami iniwan, ma? Kala ko ba mahal mo kami? Kasi ito, pagkakaintindi ko, pag mahal mo, hindi mo iwan. No? Sa murang edad ko that time. And ilang taon yung lumipas, di ko siya nakikita. Hindi rin siya nagpaparamdam. And after 15 years, nakita kami. That was 2017, I think, or 16. After 15 years, sa sobrang tagal, nakita kami. And nung nakita ko siya, doon ko lang naunawaan yung sacrifices niya, yung ginawa niya. No, again, yung nag-meet kami, no, yung naranasan ko yung yakap niya, yung tears of joy, when we see her, no, nakita namin ni Ate Ange, no? Andoon. So, instead na, nung nakita ko siya na wala yung galit ko, na wala yung sama ng loob ko sa kanya, and I learned to forgive, and I learned to love her, despite of sa pagkukulang niya bilang isang ina sa amin. So, that was 2016. And you know what? Look, naunawaan ko yung pag-ibig ng Panginoon sa akin when I met the Lord personally, when I encountered Him 2010. And nakilala ko ang Panginoon bilang aking panatagapagligtas. At na-realize ko na talagang yung pag-ibig ng Panginoon ay talagang forever. And it never ends. And yung pag-ibig ng Panginoon, yung nag-satisfy sa emotional needs ko. No? Yung pag-ibig ng isang ina, napunan yon ng unconditional love, agape love ng Panginoon sa akin. No? The kind of love that God has to all of us surpasses yung mother's love, even father's love, or your friend's comfort or yung love. No? Kaya today, yung message sa atin ng Panginoon, no, kung mapapansin niyo sa passage from chapter 1
Corinthians chapter 13 verses 8 to 13. Continuation to nung passage last week, no? Agape love. Kindness, love is kindness, love is patience, kindness, etc. Okay? So ngayon ito yung mensahe ng Panginoon sa atin. I hope bawat isa sa atin ay may bulletin. And ito yung Tagalog, no? Para manamnam natin. Ano ba yung tinutukoy ng Panginoon? Ano ba yung mensahe niya sa ating lahat this afternoon? Nasa bulletin niyo yan. So, ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos ang magtutulak sa atin upang pagsumikapang mata mo ang kanyang pag-ibig at ibahagi ito sa iba. And for us to understand this love, no, this unending love ng Panginoon sa atin, let's go with the background. Ano bang pinag-uusapan dun sa Corinth? Nung sinulat to ni Apostle Paul sa kanila. So ito yung background niya. So the Corinthian church was misguided, no? Hindi nila alam kung paano gamitin spiritual gifts, no? Hindi nila alam kung paano ba to gamitin to sa na right way, ano gamitin yung purpose ng spiritual gifts. Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga Corinthians, he encouraged the believers to serve one another through love because it is more important than any gift or ability. Kung babasahin natin yung 1 Corinthians chapter 1 verses 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3, no, sabi doon kahit nakapagsalita ako ng lingwahe gaya ng anghel, I understand the mysteries of this world, no? I can preach, I can heal the sick, but without love, sabi doon, we are nothing, no? Kaya sinasabi ni Apostle Paul dito, nananaig yung pag-ibig, no? Mas importante siya kaysa sa mga spiritual gifts, no? So ito yung sermon sentence natin. And I hope, bago tayo umuwi, ito yung bit natin, no? Then the unending love of God compels us to earnestly pursue it and share it to others, no? And this afternoon, I would like to share to you the two bases of unending love of God. Okay? Two bases of God's unending love. No? Please ready your pens. Sasulat natin yan. Yung dalawang P. So ano yung una? Yan. Agape love is permanent. No? Permanent means it is everlasting. No? It is eternal. Because God is eternal. And love is God Himself. Okay? It's long-lasting. No? Hindi siya natatapos. No? Non-fading. No? It's like, yung imagine yung feeling na, imagine the kilig that lasts forever. And yung pakiramdam na ayaw mo na siyang matapos. So, ma-enjoy mo na yung presensya niya. This kind of love has that component, has that element na maaari nating maranasan, no? And this love is always available. Hindi pa tayo nabubuhay dito sa lupa, nag-i-exist na to, no? At mararanasan natin, kahit tayo mamatay at pumunta na tayo sa piling ng Ama, andun pa rin yung pag-ibig. Okay? So yung love ng Panginoon ay hindi kagaya ng isang tao nagsabi ng I love you, tapos sinaktan ka niya, iniwan ka niya, binaliwala ka niya, tapos iiwan ka na niya. No? That's not God's love. No? God's love is not conditional. God's love is unconditional. Okay? So, God loves never, it changes not. No? It never dies. That's the love of God to all of us. And I want to say to all of you that you are loved. This kind of love, permanent, no? Walang makapigil sa atin pagdating dyan. So ito yung passage natin na binasa sa atin ni Paul, Kuya Paulo. No? And dyan, merong binahagi dyan ni Apostle Paul, ano yung pinagkaiba ng love sa spiritual gifts, no? And he mentioned these three spiritual gifts, no? Maraming spiritual gifts, pero ito lang yung binanggit niya. Prophecies, speaking of in tongues, and knowledge, no? And sabi niya dyan, it will cease, it will be stilled, and it will pass away. That's why spiritual gifts will cease, no? Ito ay hihinto, ito ay titigil, no? So dito, pagdating dito,
Apostle Paul is not trying to say na yung mga spiritual gifts na to, yung tatlo, yung naka-yellow, ay merong different faiths, no? Apostle Paul is just simply saying na they will end. But love will never end. Okay? But love never fails, no? So the gifts of the Holy Spirit, which is yung healing, okay, yung evangelism, ano pa ba mga klase ng spiritual gifts? Speaking in tongues, word of knowledge, wisdom, miracles, no? There are appropriate for the present time. Appropriate siya ngayon, magagamit natin siya, but they are not permanent. Last month, tinalakay natin itong spiritual gifts, no? Diniscuss doon yung mga revelation gifts, power gifts, okay? And sinasabi dito ng Panginoon, kasi ang purpose ng spiritual gifts is to edify and build up the body of Christ, no? Through spiritual gifts, we are able to understand the fullness of God, no? Pero part lang siya. And through the spiritual gifts, makikita natin yung marvelous and miraculous deeds of the Lord in our midst. No? So spiritual gifts will cease. Yeah. Spiritual gifts are temporary. No? Hindi siya forever. Walang forever sa spiritual gifts. Its purpose will come to an end. No? Its operation will lapse and will pass away. No? Matatapos siya. And mamaya maunawaan natin bakit siya matatapos. No? So verse 9, let's observe this verse. Sabi dyan, for we know in part and we prophesy in part. Anong ibig sabihin kaya nito? Okay? So God reveals what the person needs to know. Okay? Yung part na yon for now, no? Pinapakita sa atin ng Panginoon, ibinabahagi niya sa atin kung ano yung mensahe niya sa bawat isa. For us to carry out His purposes, His plans, no? But it is limited, no? Kasi we have, bilang isang tao, meron din tayo limited knowledge, no? Hindi natin naunawaan lahat, hindi tayo all-knowing, eh. So maaaring pagdating sa plano ng Panginoon, maaaring ito lang yung nakikita natin. When we ask something from God, binibigay niya yun sa atin para maunawaan natin, no? Pero pagdating sa big picture, no, sa bird's eye view, no, ng Panginoon, maaari ang nakikita natin yung maliit lamang, no? Maliit na part lamang. Kaya sinabi dyan na, for we know in part, and we prophesy in part. Prophesy is about, it's not just about telling things for the future. Okay? Ang prophecies, pagdating sa Bible, ay yung pagpipreach din to ng gospel. Pagpipreach ng word ni God. Na in-explain sa atin ni Pastor Benji Sundays ago. Okay? And next, yan. Yung verse 10, sabi niya, but when completeness comes, what's in part disappears, no? Sabi din yung in part na tinutukoy dyan is the spiritual gifts, no? Kung mapapansin nyo, sinabi dito yung completeness. Sa Greek, ibig sabihin niya, teleios, no? Teleios. Which means perfect, its completeness, whole, unblemished, no? Perfect time. So, yan ang sinasabi dyan. So, when teleios, when completeness comes, when the perfect time comes, that which is perfect, takes place in the age to come. So, the partial, yung part na tinutukoy dyan, which we experience right now, will be brought to an end. No? So, meaning, kapag dumating na yung tamang panahon, when Christ has come, at na-meet na natin siya, yung limited knowledge natin na kanto, yung kakarampot na pagkakaunawa natin about His love, about the image of God, about His deity. Kasi ngayon nakasulat lang sa Bible kung sino si God, no? And pinakita niya kung sino siya through Jesus Christ, no? Kaya every time we look on the cross, we are able to see the image of God, no? Because Christ is the perfect image of the invisible God. Pagtitingin tayo sa cross, maunawaan natin kung ano yung love, no? It's how high, how deep, how long and how wide is the love of Christ to us. Pero pagdating nung teleios, the perfect time na nakita natin ang Panginoon, lubusan nating maunawaan kung ano yung sinasabi niya,
No? It's like, parang sa movies, sino mahilig dito sa movies? No? Tapos kapag, yung knowing in part is just like a movie trailer. Yan. Yun lang yung naunawaan natin. Pero when the teleos comes, yung buong movie na mapapanood natin siya, maunawaan natin, oh, bakit sumulpot to? Bakit may ganun sa part ng trailer? No? So yun yung tinutukoy dito ni Apostle Paul. That he's saying that spiritual gifts will cease. And balikan natin three spiritual gifts dito. So prophecies, tongues, knowledge, very clear dyan na sinasabi, it will cease, it will be stilled, it will pass away. But you know what? Love will not cease. Hindi siya hihinto. Love will not be stilled. Nagalaw yung PowerPoint. Ayan. Napunta sa taas. Love will not be stilled dyan. Okay? And love will not pass away. No? I think pwedeng Ezekiel pa help na lang na pa-edit, no? So ayun. So 'di ba 'yun yung tinutukoy ni Apostle Paul dito na yung contrast, no? Lahat mawawala. Pero yung love lang yung maiiwan. Kasi base nga diyan sa passage, no? Love will remain. Okay? Pagdating doon sa inyong bulletin, yan, second point na tayo ng first part, no? Love will remain. Yan, love will remain. And sabi dyan sa passage, love never fails. But when completeness comes, andun pa rin siya, mananatili siya, no? Gaya ng inawit natin kanina, no? Your love never fails, never gives up, never runs out on me, no? Ito ay mananatili. So, meaning, love will outlive any spiritual gifts. Lagi siyang mas mataas, lagi siyang dominant, mas matimbang siya kaysa sa mga spiritual gifts. And any services that we have here on church, no? Sa ating ginagawa, laging pag-ibig yung number one. Yung pag-ibig is very powerful, no? And, kaya sinabi ito ni Apostle Paul, yan. Take note, next chapter na to, no, ng ating inaaral ngayon. So on chapter 14, verse 1, sabi niya dyan, pursue love and earnestly desire the spiritual gifts. No? Ang tinutukoy niya ni Apostle Paul dito, when you pursue something, no, parang andun yung requirement to have this. Kasi andun yung command, andun yung pagbigay niya ng emphasis na to pursue love above all. No? Yung earnestly desire the spiritual gifts is just supplementary. No? Part lang siya. Pero kung sa pagkain, baga, yung main dish natin is the love. Side dish lang yung spiritual gifts. No? But Apostle Paul, again, is not saying na babaliwalay natin spiritual gifts. No? Mamaya explain ko pa na dapat, at least somehow, gamitin pa rin natin siya. Kasi nasa present time tayo. But when perfect time, the teleos, comes, yung love na lang yung kailangan natin. So pursue love. Earnestly desire the spiritual gifts. So mapapansin natin dito, let's focus on what will last. No? Doon tayo sa may forever. Huwag tayo mag-dwell doon sa temporary. No? So Christ's love completes us. No? And for another illustration, sa isang tao, yung isang tao na matalino, a wise person, will not buy anything sa mall na mabilis masira. O pan-temporary lang siya, no? Or mabilis ma-expired, no? Ang bibili ng isang tao na matalino is yung pangmatagalan, no? Motolight. Joke lang. Yung pangmatagalan, yung mapapakinabangan mo ng matagal na panahon, no? And that's wise, no? And ganun din yung tinutukoy dito ni Apostle Paul. Dahil yung pag-ibig will last forever, let's pursue it. No? Huwag tayo mag-dwell doon sa temporary, which is spiritual gifts. But we can still use the temporary kasi andito pa tayo sa lupa. Okay? And isa sa mga realizations ko, no? From this verse, knowing that God's love is permanent, no? Nothing in this world can satisfy our longing in love.
Not even my mother's love. Kahit na ini-imagine ko, kahit siguro kung di sila naghiwalay ni Papa, hindi niya kami iniwan. Kahit kasama ko si Mama at si Papa. I think they cannot satisfy my needs, no? Sabi nga ng isang scientist, si Pascal, no? All of us has a vacuum in our hearts, no? That only God can fill, no? Yung pag-ibig niya lang yung makapag-satisfy sa ating mga pangailangan, no? And last week, nabanggit doon yung mga kinds of love like storge, a love for family, philia, love from friends, eros, romantic love from a special someone. Again, only agape love can satisfy our deepest needs and longings. No? This enduring love will restore in this the distorted and destroyed relationship that we have in God, with God. No? And Christ died. Pinakita niya yung pag-ibig niya sa atin. No? Even we ignore Him, we rejected Him, we don't acknowledge His name, we displease Him, we disobey His commandments. No? We put His name on vain. We put disgrace sa Kanya. Ang dami natin pagkukulang, pero yung pag-ibig niya permanent pa rin. No? Hindi siya nawawala sa atin. Araw-araw natin tong mararanasan. No? Ganun niya tayo kamahal. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God loves you? Okay. God loves you. Huh? Okay. And could you imagine that because of His love, no? Because of His eternal love, we have eternal life. No? Again, because of His eternal love, we have eternal life through Christ. No? So maraming salamat sa pag-ibig na pinaranas niya sa atin. This agape love, unconditional love, that is permanent. And sabi sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, maaaring naririnig na natin to. But let me give emphasis sa passage na to. Sabi sa Romans 8, 38 to 39, sabi na, "For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God." Nothing, brothers and sisters, nothing can separate us from His love. No one can snatch us out from His arms. Ganun niya tayo kamahal. And therefore, God's love is permanent. May forever sa piling ng Panginoon. No? People may fail us, but God never fails. So, let's pursue this love. No? Focus tayo dito. Let's pursue this this kind of love. And second basis of God's unending love is this. Agape love prevails. So, yeah. Anong ibig sabihin ng prevails? No? Sa Tagalog, siya yung mananaig. No? Siya yung mangingibabaw at siya yung magbawagi. No? It exists everywhere we go. Agape love will abound in you permanently. It will flourish our lives. No? Yung agape love that prevails is just like, it's like a river that overflows, na tuloy-tuloy, na, di ba, pag tumawid ka sa malakas na agos ng tubig, matatangay ka. Ganun ka-powerful yung love ng Panginoon sa atin. No? And it will fill us until we satisfy. Hindi ito mauubos. Lulunurin ka ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. It will reign forever. Whether you like it or not, paparamdam sa iyo ng Panginoon kung gaano kanya kamahal. Sana araw-araw ay matikman natin, maranasan natin itong pag-ibig ng Panginoon. No? Sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating mga kasalanan, His love changes not. His love prevails. Magwawagi ang kanyang pag-ibig.
ito ay mananaig. Let's observe this verse. Let's study this. Pag dito sa passage na to, from verse 11 to 12, merong illustration si Paul. Okay? An illustration of the temporary nature of the gifts, spiritual gifts, kasi yun yung sa context natin, and the permanence of love. No? So dito may kita natin yan. Okay? A child and a man. No? So yung isip bata, explain niya dito, sinabi niya dito na yung bata, they talk, they think, they reason like a child, no? Pero yung grown man, yung nag-grow na tao is mature. Okay? He put ways of childhood behind me. Okay? So, 'di ba, pag tumatanda na tayo, yung mga gawain pambata, hindi na natin siya ginagawa, no? Or else immature pa rin tayo. But Apostle Paul is not saying na mga isip bata kayo, hindi. No? Illustration lang to dun sa passage. Ha? No? So, ang sabi na dito, yung childishness versus maturity. No? So, ito lang tinutukoy niya dyan. Very common tong jargon na to, yung quote na to, no? Don't major in the minor. It means don't focus too much on the details that don't matter. No? Don't focus on the things that is not important, that are not important to us. Focus lang tayo dun sa kung ano mas mahalaga. Okay? So we should not emphasize love, spiritual gifts over love. No? Dapat number one yung pag-ibig sa atin. No? And next passage, next verse, sinabi naman niya dyan, yung reflection in a mirror and see face to face, no? Yung pinagkaiba ng dalawa. Noong unang panahon, ito yung salamin nila. So, this is Roman mirrors were made out of polished metal. Kasi, that time, di pa naman advanced yung ano eh, yung technology. And the reflecting ability was limited, no? Dim yan. Malabo, blurred, no? Compared to the mirror that we have today, no? So it's like parang sa mga adult dito, kapag ginamit mo yan ngayon, di ko alam kung saan nakakabili niyan, sa Divisoria ata meron. Pag ginamit mo yan ngayon, di ka tatanda. Alam niyo bakit? Di niyo makikita yung mga wrinkles niyo, hindi niyo makikita yung mga pimples niyo. No, lagi ka maganda kasi malabo, no? Malabo yung mirror. No? Sa mga youth dito, yung mga single, yan. Kapag ginamit mo yung salamin na to, no? Tapos tinignan mo si crush, ay malabo. Malabo maging kayo. Kidding aside, pero Apostle Paul is just saying na yung mirror na tinukoy niya dito is just blurred, no? Dim. It's just a glimpse lang yung nakikita natin, no? Pagdating sa Panginoon. And sabi sa 1 John 3:2, when it comes to face, it tells us when we get to heaven, okay, we shall see God as He is. We will see Him as He is. No? Kung sino talaga yung, kung ano talaga itsura ng Panginoon. No? Ngayon, very deceitful ang mundo. Yung iba gumagawa ng image, no, inisabi na ito si God. No. Wala pa nakakita sa Panginoon unless pupunta ka sa langit, no? And may isang story pagdating sa Bible, I think familiar tayo, sa Exodus chapter 33, verse 11, no? Nung nagpakita si Moses kay God, nagpakita si God kay Moses, face to face. Yung face to face na text doon, it's a figurative expression, no? Figure of speech siya, hindi siya literal na nagpakita ang Panginoon face to face. It's just a glimpse, no? Kasi hindi pa lubos ang maunawaan ni Moses. And yung intention ni God, bakit siya nagpakita kay Moses, is to have an open relationship. A friend, friendly relationship, no? Kaya nga sabi ni Moses, di ba, I am a friend of God. Kasi andun yung intimacy, andun yung pagkusa ng Panginoon na kilalanin si Moses. But this kind of face-to-face is different from this text. This is literal, no? That when we see God, the when teleos comes, the
perfect time comes, we will see Him face to face. No? Yung literal. No? So, pagdating ngayon, siguro pagdating sa picture, no? Magkaiba yung ano, nakikita mo lang siya sa ano? Kaya nagbi-video chat. Sino nag-Skype dito? Ayan, video call. Diba? Minsan, pag mahina, lalo na pag mabagal yung internet, blurry, no? Hindi mo masyado makita yung face niya. Pero pag nakita mo siya face to face, aba, iba. Iba yung itsura niya. No? Siya pa rin naman yun, pero mas malinaw. No? So dito, kapag nakita natin si God face to face, no more barriers na. No? Wala nang hahadlang sa atin. No? Wala nang limitations to our relationship with God. We will just enjoy Him. No? We will just enjoy His presence. Mayayakap natin siya. No? And ito yung concept na dito sa atin, nagte-trending ito eh, no? Expectation versus reality, no? It's just like kung pag umorder ka ng pagkain, di ba ang ganda-ganda sa picture, ang sarap-sarap? Pero pag binigay na sa'yo, sa table mo, binigay ng ano, ng waiter, parang hindi yun yung in-order mo, no? Pero from this passage, yung expectation natin is like the mirror versus the reality when we see God face to face. So ito yan, knowing in part, no? Dahil limited pa lang yung knowledge natin, ito yung mirror, no, na tinutukoy. Na-blurred siya, medyo malabo. Pero may glimpse na, nakikita natin siya, faded lang. No? Kaya nga, di ba, sabi sa Bible, nabanggit ko kanina, Jesus is the perfect image of the invisible God. Kapag titingin tayo sa cross, may maaalala natin si Kristo. Pero syempre, kapag nakita natin siya face to face, hindi yun talaga yung itsura niya. No? Yung may balbas, hindi yun. Iba, we will just appreciate His glory, His beauty as our God. And ito yung face to face, yan. Di ba nakita niyo malinaw na? Makikita mo niya yung knowing in full. No? You will understand every detail. No, talagang you are in awe. You will see yourself that you are in awe in God's image in that perfect time. No? Next, kapag si God naman yung tumitingin sa atin, no? This is us. Yan. Distorted reflection of our identity. Minsan ganito din natin tinitingnan yung sarili natin na parang imperfect, hindi pleasing sa mata because of our sin, because of our bad habits, no? Hindi maayos yung testimonies natin. Pero when the Lord look at us, no? Ito yung ating identity, no? Hindi tayo burger. Pagdating sa langit, hindi tayo burger, ha? Imagine yourself na burger ka, no? Pero just an illustration. But my point here is, sa ngayon, itong part pa lang, dahil nasa lupa tayo eh. Di ba? Ito pa lang yung nakikita natin. Ito pa lang yung identity natin. Sa limited knowledge that we have, ito lang yon. But when the perfect time comes, again, this is our identity. Dito, ganyan na tayo tinitingnan ng Panginoon. That's why you are special. You are love. Sa tuwing titingnan tayo ng Panginoon, hindi niya nakikita yung mga kasalanan natin. Hindi niya nakikita kung gano'n tayo karumi. Nakikita niya na lang si Jesus na siya nagligtas sa atin, na tayo ay malinis, no, na tayo ay niligtas niya. No? Ganyan niya tayo tinitingnan. God's love prevails. Okay? It's like nung, again, nung nabanggit ko kanina yung story about my mom. No? After 15 years, imagine ang tagal nun bago kami hindi nagkita. And, syempre, sa loob ng 15 years, I have a lot of questions. Hindi ko siya kilala as a person. Pinikwento lang siya sa akin ng mga tita ko, ninong, at saka ni papa. Pero when I see her face to face, dun niya pinaunawa sa akin na, you know what? Yes, inaamin niya yung pagkukulang niya bilang isang ina. Pero pinaramdam niya sa amin na mahal niya kami, no? Kahit sa maikling panahon lang namin siya nakasama. Nag-decide siyang umalis kasi sinabi niya na
Mas able, mas capable ang tatay niyo na buhayin kayo. Kung sumama kayo sa akin, maaring mag-suffer kayo, magutom kayo, pero yung tatay niyo kaya niya kayong buhayin. No? And na-realize ko na mabigat yun. Maaring iba yung pinagdadaan nila ni Papa na nag-lead sa kanya na mag-decide sa ganun. Again, pero hindi na yun yung time na dapat sisihin ko pa siya sa ginawa niya eh. Because of Christ's love, I learned to forgive her and love her despite of. And na-realize ko rin, siguro kung sumama ako kay Mama or kinupkup niya kami, maaring wala ako dito sa KBCF. No, maaaring hindi ko kayo kilala. And ngayon, may sarili na siyang pamilya eh. No? So, somehow nakita ko yung story ni God, no? Yung on how He orchestrated the things, yung story ng aking buhay. So, thankful pa rin ako. And I should love my mom kahit gano'n yung nangyari sa amin. So, ganun din. Kapag nakita na natin si Lord face to face, we can freely ask Him, Lord, bakit mo inalaw to sa aking buhay? Bakit ako nagkasakit ng ganito kalala? Bakit nagkaroon ng NCOV? Nagkaroon ng coronavirus? Bakit nag-erupt yung Taal Volcano? Ang dami na wala ng trabaho? No? Bakit namatay yung mahal ko sa buhay na maaga? Bakit nawalan ako ng trabaho? So yung mga bagay na yun, maaaring ngayon, in part, hindi natin siya labusan na unawaan. Pero kapag nakita natin siya, maunawaan natin. Okay? So when we fully know and see the perfect image of Jesus, the gifts of the Holy Spirit will overshadow by His wonderful presence. Okay? It's like when the sun rises, we turn off the lesser lights. No? Hindi na natin kailangan mag-practice ng spiritual gifts kapag dumating na 'yon, yung panahon na 'yon, no? Hindi mo na kailangan mag-preach ng gospel kasi lahat ng tao sa langit ay Christians na. Hindi mo na kailangan magpagaling na may sakit kasi doon we have glorified bodies, no? Hindi mo na kailangan mag-perform ng miracles kasi God is more than enough. Yung presensya niya pa lang sobrang swabe na, napakasulit na yan sa atin and may enjoy na natin yan. No? Do you long for that? Do you long for that encounter with the Lord? No? Talagang, sana magkaroon tayo ng ganung pakiramdam, no? Na kapag miss na miss mo isang tao, gumagawa ka ng efforts, no? To see that person that you love. No? Sana habang hinihintay natin ng Panginoon, may efforts din tayong ginagawa. And yung efforts na yun is to love. Because that is His commandment to us. No? For us to see Him. No? And last verse 13. No? Ito yung continuation din. Topic to ni Tatay Kim next Sunday. So please come with the excitement and for us to understand more about love. No? And dito, may tatlong bagay sabi dyan that will remain. Faith, hope, and love. The greatest of this is love. No? So bakit nananaig yung tatlong yan? So love is the greatest because it will prevail. No? It will continue even grow for eternity. No? And when Jesus Christ returns and establish the new kingdom, the new heaven and earth, faith and hope will have fulfilled their purpose. Why? The reason why we have faith and hope right now, kasi we have faith in Jesus Christ because we have hope in the future na makakasama natin siya. No? Pero kapag nakasama na natin siya, syempre hindi mo na kailangan yun. Kasi na-fulfill na yun eh. Nagkaroon na ng sagot yung iyong pananampalataya. Yung hope mo ay natupad na. That's why love will remain. Love is the greatest, no? So we won't need faith because we will be behold and see God face to face. We don't need hope because we will be in the eternal presence of Jesus, no? Kasi that's
That's one thing we hope for, no? To see Him. And we will continue to love. Why? Kasi sa presensya ng Panginoon, yun yung may experience natin. Sa langit, ito ang gagawin natin. Loving one another forever. No? Love is the language in heaven. Language of heaven. No? Dito pa lang sa lupa, if we can't speak the love, if we cannot share agape love, maaaring hindi tayo magkakaintindihan doon. No? But again, I believe, maunawaan natin yung love. Kasi I believe makapagsalita tayo ng love doon, makapag-express tayo, kasi naranasan natin yung pag-ibig dito ng Panginoon. But let me tell you, mga kapatid, love is the language of heaven. No? Love is like in the air. No? Love is like the air that we breathe in and we breathe out. No? Na kung wala yung love na yon, we are nothing. We are dead. No? Wala tayong buhay. No? So mga kapatid, ito yung challenge ko for tonight. Yan. Nasa bulletin nyo na yan. But I just want to say na sana, no? I-embrace natin to. Dahil nalaman na natin na ang pag-ibig ng Diyos ay permanent, and it prevails. So what now? No, what it is for us? Anong gagawin natin? And ito yung kailangan natin gawin as a church. No? As a church, we need to demonstrate God's prevailing love to one another, especially to those who have yet to experience the agape love, the unconditional love of Christ. Gusto ko lang balikan, again, review lang tayo. Why? What do you think is the reason why God wants us to pursue love above all? No? Because I believe love is the new commandment that Christ gave us. Love is the summary of all commandments. Love is the central theme of the Bible. No? God's love letter to us is His love. His Bible, the Word. And God wants us to extend this love to Him, to our neighbors, to our enemies, to our friends, colleagues, classmates. No? Share this agape love to them. Ibahagi natin to, na huwag nating sarilinin. No? Huwag tayo maging selfish pagdating sa Kanyang pag-ibig. So again, bilang isang anak ng Panginoon ngayong gabi, I need to demonstrate God's prevailing love to one another, especially sa mga kaibigan ko, sa mga tropa kong hindi pa kilala si Jesus. Lord, help us to embrace and obey Your calling. Your challenge sa gabing ito na talagang iparanas din namin sa aming kapwa yung agape love, the unconditional love na inumpisahan mo at pinaramdam mo sa amin. Huwag mong hayaan na mahinto sa amin yung pag-ibig na yun. Kasi ang design mo sa amin, we are just like a vessel na daluyan ng iyong pagpapala, daluyan ng iyong pag-ibig. And our friends deserve to know and experience this kind of love. Kaya samahan mo kami this week at puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.